Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga no sa pindiuman sa mundo ng social media ang renes back nga ni Atty. Salvador Panelo tungkol sa mga pool politiko na ito at kay Romualdez. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang nagulantang nga sila sa ibinulgar at isiniwalat ni Salvador Panelo tungkol sa mga propaganda nilang kapalpakan at talagang mga baho nila na hindi pinapalabas ng mga mainstream media. Dito nga natin makikita mga kaibigan na patuloy ang paninira nila kay Vice President Sara Duterte dahil wala nga raw itong kwenta bilang Vice Presidente ng Bansang Pilipinas. Kaya hindi nga nakatiis si Atty. Salvador Panelo at talagang bueneltahan ang mga pulpolitiko na ito na puro na lang paninira ang kanilang ginagawa at hindi na nila ginagampanan ang kanilang mga trabaho. Kung mapapansin natin mga kaibigan, puro na lang paninira ang ginagawa at mga propaganda ng mga pulpolitiko na ito, lalo na si Romualdez at mga iba pa, dahil tatakbo kasi si Romualdez na ito sa susunod na election at maglalabas sila ng bigas na ibibigay sa mga Pilipino di umano at libre at may pangalan na Romualdez. Dito nga natin makikita na talagang ngayon pa lamang ay pamumulitika na ang kanilang ginagawa. Banat nga ni Vice President Sara Duterte na sana'y magtrabaho muna sila at paglingkuran nila ang taong bayan nang sa ganon ay matuto naman sila at may magawa sila sa kanilang buhay nang may kwenta na binoto sila ng mamamayang Pilipino. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nababalik yung internet. Kung ano kayo nangyari? Baka ano na, baka zombie ano na. Sabi ko, bakit biglang nawala? Lahat ng internet namin, kasi ang internet namin dito, tatlo guys eh. So lahat po yun nawala, no? Sabi ko, ano? Eh sige, puro, ano eh, puro, kumbaga, connected lahat mga kaibigan eh. Pati yung mga ibang mga bahay po, wala ding internet, no? So chinect namin guys, tinignan namin sa mga ano, wala nga. Nag-down daw lahat ng ano, ng internet ng mga ilang oras ba yun? Siguro mga isang oras or mga dalawang oras. Na ano nyo ba yun guys, na naramdaman niyo ba yun, yung biglang nawala lahat ng internet? Kanina lang. Kala ko nga, baka na-hack na naman eh. Di ba? Yung isang araw, ano ba yung na-hack na, ano, na agency? Yung PhilHealth? Nabalitaan niyo ba yun? Na-hack sila? Yung mga files nila mga kaibigan, nakuha ng isang hacker. Nasa dark web na yata yung, ano, yung PhilHealth eh. Ang nakakatakot dun mga kaibigan, yung mga information. Di ba, alam naman natin yung PhilHealth, ang daming information niyan eh. So, na-hack po sila guys. So, akala ko kanina, naku, baka na-hack na naman yung ano ah, yung internet natin. Baka mukhang may gusto mag-sabotage. Ayan po guys. So, happy Saturday po sa ating lahat. Wala ba tayong mga lakad dyan? Ha? Hello po, watching here from Singapore. Yan si Erlene or si Arlene Puon. Ayan, hello, Arlene Puon. Ayan, PhilHealth po, Jubisarte. Ayan. Irene Ortiz, ang aga, mamulitika ng mga yan, sila ang magpapagulo sa ating bayan. Ayan. So bago po natin umpisahan itong napakatinding talakayin ngayong hapon mga kaibigan, babati muna tayo. Total, weekend naman ngayon mga kaibigan, eh. Sabado naman eh. No? So chill lang po tayo. Ha? Walang masyadong matinding issue ngayon. Ha? Pudinet, hindi ba matindi yung issue mo? Joke lang. Matindi ang issue ngayon. Dahil binanatan po ni Atty. Panelo, mga kaibigan, itong mga matitinding mga malalaking mga dilawan. Naku, pati ito si Senator Bato. Sabi na nga ba eh, hindi makakatiis itong si Senator Bato eh. Magsasalita din to eh, no? Siyempre, kaalyado ni Duterte yan eh. Yan ang sinasabi natin nung the last time, di ba? Sabi ko, kayong mga supporter ni Duterte, no? Itong mga official, huwag niyong iwanan si VP Sara Duterte kasi nakinabang din sila sa mga Duterte, di ba? Nung tumakbo sila, oh, nakinabang din sila guys eh. Kaya ngayon iba dyan, nanalo dahil kay Duterte. Dapat hindi nila iiwan si VP Sara.
Mukha kasi ang dating ngayon, guys, iniwan siya sa ere. Nung usapin na po ng confidential funds doon sa Congress, mga kaibigan, wala pong sumalo sa kanya. Wala po ni isa ang tumulong or ano, no? Yung parang nagbigay ng support kay VP Sara, mga kaibigan. Parang hinayaan lang, no? Pinabayaan lang siya doon sa Congress. Hinayaan lang siya yung lapastanganin ng mga tatlong itlog na yon. Diba? Lalo na itong si, ano, si House Speaker. Si House Speaker po, mga kaibigan, dapat meron siyang control doon sa Kongreso eh. Kasi kamera yan eh, sa kanya yan eh. Siya ang leader dyan, pero wala po siyang ginawa, mga kaibigan. Hinayaan lang din niya. Kaya ang nangyari po, guys, talagang bugbog sarado si VP Sara. Kaya eto na nga, no? At least, medyo masaya po tayo, guys, dahil to the rescue na. Etong si Senator Bato, at of course, walang humpay na pagsusupport at pag hindi po humihinto sa pagbabanat, oh, binanatan itong mga makaliwa, itong si Attorney Panelo. Diba? Ito si Attorney Panelo, hindi talaga ito bumitiw eh. Buti pa ito, no? Tsaka si Attorney Harry Roque. Talagang andyan sila, mga kaibigan, handa nilang ipaglaban, no? At handa nilang protektahan ang ating mahal na Vice President. Dahil, mga kaibigan, syempre, Duterte yan eh. Tatak Duterte yan, mga kaibigan. Sabi nga ni Attorney Panelo, di ba? Siya ang magiging Pangulo. Siya ang magiging sunod na Pangulo, mga kaibigan. Pag tumakbo po si Vice President Sara Duterte, panalo yan sigurado. Maniwala kayo sa akin, guys. 2028, Duterte uli. Pero kailangan, syempre, kasi nga maaga silang nangampanya, di ba? Maaga nilang binabanatan. Tayo din, babanatan din sila. Para ano? Para may laban. Di ba? Hindi naman pwedeng hayaan na lang natin sila. Ano kayo, siniswerte? Di ba? Hindi nyo kayang banggain ang mga Duterte. Lulubog kayo. Ayan, gandang araw po din it. At sa lahat ng mga viewers mo, happy weekend sa lahat. Ayan, si Gloria Calayon. Okay, sige. Magsa-shoutout muna tayo bago natin umpisahan to. Okay, mga kaibigan? Stay put lang kayo, ha? Quick shoutout lang po, guys. No, mabilis lang ito. Promise. Ayan, sa ating mga suki na si Susan Aviles. Hello, happy weekend idol po din it. At sa lahat, ayan, si Vilda Galvan, si Teresita Lim, Juvi Sarte, Amira, Princess Venus, Luisa Shimizu, Cat Lovers, yan si Alan Uy, Victoria Galvez, Elena Calapis, Sande Escolano, sino pa si, ano, si Niam Zane, oh, Sande, oh, yan, si, sino pa, si Maricar C, andito din, good afternoon, sir, ayan, good afternoon sa iyo dyan, madam. Sino pa? Si Arlene Puon, taga Singapore. Mga Singapore, mega love shoutout sa inyo dyan. Si Irene Ordiz. Si Braveheart. Ayan, nandito din. Si, sino pa? Marily Enero. Blue and Mark Lumarda. Hello po, watching from Davao City. O, may mga taga Davao City tayo, mga kaibigan. Mega love shoutout sa ating mga kapatid dyan sa Davao City. Kumusta na po kayo? Ayan. Rolly Tumimbang, watching here in CDO. Papa Tom's family. Ayan. Si Elena Calapis, Jenny Jarumay. Sino pa? Lea Fontanoza. Emelita Akilizan. Ayun. Imelda ICO. At si ano pa? Alright, mga kaibigan. Mamaya po, babasahin po natin lahat ng mga comments at mga tanong nyo. Sa bandang dulo na po, guys. Ha? Kaya huwag nyong kalimutan magtanong at mag-comment para tuloy-tuloy po yung mga discussions natin, mga kaibigan. Alright, tuloy-tuloy na po tayo, guys, no? Ito na, nako, excited na ako kay Senator Bato, ha? Believe talaga ako kay Senator Bato, no? Medyo konting sablay-sablay lang si Bato, eh, no? Sumasablay-sablay lang siya sa Senate hearing, eh. Kasi parang medyo malambot yung puso niya, eh, no? Bato nga siya, pero medyo malambot yung puso niya pagdating po sa mga police, di ba? Hindi niya masyado binabanatan eh. Yung mga less po pagdating po sa hearing. No? Pero nagpapasalamat pa rin ako, mga kaibigan, kay Senator De La Rosa, guys. Dahil nga, andito po siya kay VP Sara. Handa niyang suportahan po ang ating mahal na Vice President Sara Duterte, guys. Kasi syempre, alam naman natin, di ba? Si Bato po, ay talagang Duterte yan. Magkakasama yung mga yan. Hello, Foodie! Ayan si Beatriz Calcaben. Ayan, humabot pa. POV Cameraman Whitey. VP Sara para President 2028. Wala nang. Oh, yes. POV Cameraman, YTS 2028.
isulong natin yan. No? Huwag niyong kalimutan suportahan. Pati po si Bantag, eh, sama niyo na. Ha? Hashtag Bantag, hashtag BPSara 2028. Alright, mga kaibigan, unahin po natin itong si Senator Bato. Okay? Ito na po, pakinggan po natin mga kaibigan ang sinabi po ni Senator Bato. Asa na ba yun? Ayun, no? Ayan, mga kaibigan, tingnan nyo. Mababasa, nababasa nyo ba, mga kaibigan? Nababasa nyo? Palakihan natin, lakihan natin. Ayan, no? O, ayan. Sige, lakihan pa natin. Ayun, no? Nababasa nyo, guys? O, ayan, no? Parang face-off lang ang dating, ha? O, di ba? Anong masasabi nyo dyan? Oh. Anong masasabi niyo diyan, mga kaibigan? Shell funds. Oh, nagharap yung dalawa, oh. Nagpatutsadahan yung dalawa, mga kaibigan, oh. Oh. Ang ganda ng kanyang sinabi dito, mga kaibigan, ni Senator Bato. Ayan, basahin natin, ha. Oh, ayan, oh. Huminto na tayo sa pagiging plastic. Huminto na tayo sa pagiging plastic. Sino kayang plastic? Ala, naku. Mga plastic pala kayo, ha? O yan, si Senator Bato nagsabi niya, no? Yan, no? Huminto na tayo sa pagiging plastic. I am referring. Ito, ha? Talagang direct to, guys, ha? Wala pong preno-preno to, mga kaibigan. Wala pong filter to. Direct po tong sinabi ni Senator Bato, guys. Kung sinong pinapatamaan niya. Sobrang tapang na po niya, guys, kasi nagalit na siya, eh. Eh, pinagtulungan ba naman si BPSara, eh? Di ba? Pinagtulungan ba naman, eh? O, ito na, sinabi na niya, oh. I am referring to the enemies of peace as to those na Makabayan Black, yung mga nire-red tag ni Joma Season. Ayun, oh. Ayun, oh. Ano namang sabi ni Raul? Ito sabi ni Raul, oh. Ito, mayabang pa rin ang sagot ni Raul. Ito, ha? With all due respect, aksaya sa oras na patulan ang mga punto kaugnay sa ng confidential fund, kung galing ito sa kapwa pambabatas na di pa inaral ng lubos ang issue. hindi daw inaral ng lubos yung issue. Bakit kayo? Pinag-aralan nyo ba yung issue? Kayo nga, eh. Wala din kayong alam sa confidential funds, eh. Di ba si Castro, tsaka si Brosas, di ba? Tinanong sila sa confidential funds, hindi nga nila masagot, eh. Ang sinabi lang nila, gusto lang daw nilang tanungin kung ano daw nangyari doon, kung bakit daw ginastos ng 19 days or 11 days, parang something na ganun. Di ba? Yun lang daw gusto nilang malaman. Yun lang gusto nyong malaman kung bakit ginastos yung pera na yun. Bakit kayo, hindi ba kayo gumastos ng budget ng Pilipinas? Wala, hindi ba kayo humawak ng budget ng Pilipinas? Tanungin niyo si ano? Tanungin niyo yung president. Tanungin niyo si pangulo. Hindi ba siya gumastos? Oh, yung pag-alis-alis niya sa Pilipinas, magkano ang ginagastos diyan? Billion-billion ang ginagastos ng pangulo pag aalis-alis po, mga kaibigan. Papunta-punta ng mga ibang lugar para lang mag ewan ko kung anong ginagawa doon sa ibang lugar. 'Di ba? Kung nagtatrabaho man si Pangulo dun sa ibang lugar, wala tayong pakialam. Pero grabe ang ginastos niyan. Grabe ang gastos niyan, guys. Yung mga pagbisita ng mga Pangulo, di ba? Pagbisita ng Pangulo sa mga ibang lugar. Di ba? Pero yes, pera ng tao yan. Hindi nyo malang kine-question. Wala man lang kahit isa sa inyo, kayong mga makaliwa kayo, kayong mga kakampwet, mga kakamping, wala man lang kayong kine-question. Kung saan, kung paano ginamit ni President Marcos yung mga pera na ginagastos niya. Di ba? Saan napunta yung mga pera na yun? Walang malalang account sa inyo. Pero samantalang, kay Vice President Sara Duterte, ginastos sa tama. Meron namang mga resibo. Meron po mga presentation. Kompleto lahat. Lahat ng tinatanong nyo, andun lahat. Nakasulat. Di ba? Naka-login. Kumbaga, parang ano yan, guys, eh. Parang isang ano yan, eh. Parang isang documents yan, no? Pinasa yan sa COA. Andun yan lahat sa COA. Kung may tanong kayo, puntahan nyo yung COA. Kalkalin nyo yung COA. O. Oh. Di ba? Tinatanong nyo ang 125 million na ginastos in 11 days, 19 days.
Samantalang wala man ang nagtanong yung sa F1 race ng Pangulo. Meron ba nagtanong sa F1 race? Wala. May nagtanong ba ng mga makaliwa? Meron ba bumatikos, guys? Baka meron, ha? Isabihin nyo sa akin. O, yung sa F1 race, meron bang bumatikos? Meron, wala. O, walang sumagot. Ibig sabihin, wala. Di ba? Kasi nga, wala talaga. Ang gusto lang nilang siraan, mga kaibigan, si VP Sara. Yun lang talagang gusto nila. O, di ba? Bakit di tanungin din ang BBM kung anong ginagastos? Yes! O, sabi si Unit Warriors, o. I agree. Dapat tanungin nyo rin. Bakit si VP Sara lang talaga pinag-iinitan nyo? Friendship sila ni Kuting at komunista. Kaya pala hindi nagtatanong. Friendship pala kayo. Meron pala kayong, nako. O, sabi ni Jubis Arte, wala o. Wala, di ba? O, i-correct nyo ako, baka meron ha. Baka nagkamali lang tayo, guys. Pero ako, matagal lang, 24 hours ako dito sa computer eh. Wala naman akong nakita eh. Oh. 'Di ba? Ang talagang binabanatan nila ngayon, walang iba kundi si Vice President Sara Duterte. Si Tambaluslos na, si Tambaluslos, sige. Asan yung confidential funds niya? Oh, tanong natin sa kanila. 'Di ba? Inusisa niyo ba yung ano? Yung confidential funds po ni Tambaluslos. Meron 'yan, ha? Merong confidential funds 'yan. Imposible walang confidential funds 'yan. Billion din ang confidential funds niya kung hindi tayo nagkakamali. O, basta di namin iiwan si Inday Sara. Yes, huwag niyo iiwan si Inday Sara, of course. Support nga tayo eh. Super close po di. Kaya pala si Teddy, ha? O, naalala niyo yung picture na kumakalat? Ha? Yung picture na kumakalat, guys? Kasama si Teddy doon? Si Teddy. Sino pa yung kasama doon sa, ano, sa table? Si Romualde, si Teddy. Sino pa yung isa doon? Ando ba si Brosas? Saka si Castro? O, di ba nagkita sila noon, mga kaibigan? Sa isang ano, sa isang parang dinner yata yun eh. Dinner, no? Yes, we support Sara for president. Yes, Jenny Jarumay. Ayan, Norma Jalaba. Duterte forever. Of course, Duterte forever talaga tayo. Di ba, Bakner? O, yan o. Bakner, o. Siyempre, forever yan. Kailangan natin suportahan yan, mga kaibigan, kasi kailangan natin ibalik ang Duterte sa Malacanang. Yan po ang target natin dyan, guys. Ngayon, yung sino ba yung nakapaano sa picture na yon, yung kumakalat na litrato po, guys? Di ba, andun si Teddy? Di ba? Andun si Teddy, di ba, yung sa picture na yon? Kasama niya si Romualdez? Oh, na ano na, na topic na natin yan, guys, eh. Pero bigla pong nangyari, after ng mga ilang araw po, biglang nangyari yung traffic sa Commonwealth. Oh, di ba? Oh, sino nagpakalat yung traffic sa Commonwealth? Di ba si Teddy? So, alam nyo na ang connection. Di ba? Alam nyo na ang connection. Nakatago na para sa 2025 election, Tambaluslos. Yes, andun siya. Oo. See? Andun siya. Si Teddy. Oo. Ngayon, sino ang nagpakalat sa video? Na si VP Sara doon yung dadaan na VIP doon sa Commonwealth. Kaya nagkaroon ng mahabang traffic. Di ba si Teddy din? Oo. See? Nagets nyo? Sila lang ang gumawa niyan, mga kaibigan. Sila lang ang nagpakalat niyan. Sila lang ang nagplano niyan. Kasi ang target nila, guys, masira po ang ating vice president. Kasi ang views, mga kaibigan, sa Twitter, umabot na po ng 3 million, guys. Yung nag-fake news sila about VP Sara, 3 million na po ang nanood. Baka siguro 4 million na, hindi natin alam. Ang dami na pong taong nakapanood nun, mga kaibigan. So, ang interpretation po ng mga tao nun, guys, eh talagang masama po ang image ng ating mahal na Vice President dahil, biro mo, pinahinto mo yung traffic sa Commonwealth dahil dadaan daw siya, tatawid daw si VP Sara, eh hindi naman pala totoo. Eh, wala lang ang coordination eh, wala nga si VP Sara dito sa Maynila eh, andun sa probinsya, nagtratrabaho.
Di ba? Pudi, ulit-ulitin ang sinabi ni VP Sara. Ang ayaw sa confidential fund ay ayaw sa kapayapaan. At ang ayaw sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Tiyak, nagdalawang isip dito ang Congress at Senate. Alam nyo guys, sa totoo lang, after po sinabi ni ano yan, Benjamin Silva. Ito, basahin yung sinabi ni Benjamin Silva sa comment section. Alam nyo guys, after sinabi ni VP Sara yun, ang dami pong bumalik sa kanya. Alam nyo sa balita ngayon, si Romualdez? Alam nyo nangyari kay Romualdez ngayon, guys? Sa balita? Meron sa balita niya ni kanina. Hindi ko na lang sinama kasi nakukornehan ako eh. Alam mo sinabi ni Romualdez ngayon? Tutulungan daw niya si VP Sara para maibalik daw yung confidential funds. Gets nyo? Nag-gets nyo, guys? Nasa balita yan. Tutulungan daw niya si VP Sara, itong si Romualdez, para makabalik, para maibalik ang confidential funds. Ano, takot pala kayo, no? Takot pala kayo, eh. Oh, di ba takot pala sila, oh? Nagkukunwari pa kayong mga matatapag, takot din pala kayo, eh. Oh. Pati yung mga senador, eh, bumalik din kay VP Sara bigla, eh. Kalaban ba naman ng estado eh? Matalino talaga. Matalino ang Duterte, guys. Hindi nila kakayanin. No? Matalino. Kasi pag nagbitiw ka mga kaibigan ng salita, no? Pag ang Duterte po nagbitiw ng salita yan, wala na. Ibig sabihin, ang mga tao po naniniwala diyan. Pag sinabi po ni Vice President Sara Duterte na kalaban kayo ng bayan dahil ayaw nyo sa confidential funds, ibig sabihin, totoo yun. Kaya nanginig siguro ng mga tuhod nila, bigla po nilang, kumbaga, parang, nako, mali yata yung ano natin, ha. Dito nga natin mapapansin mga kababayan na talagang pinagtatanggol nga ni Atty. Salvador si Vice President Sara Duterte sa mga makakaliwang grupo na ito at mga black propaganda na puro na lang pangongontra at paninira ang kanilang ginagawa ngunit hindi nila ginagampanan ang kanilang tungkulin. Buti sana kung paninira ang ginagawa nila at may pinapakita silang ginagawa. Hindi naman at pinapakita lang nila ang kanilang baho na pangungulimbat ng kaban ng bayan. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.